This portion is brought to you by Mercury Drug, na kasi siguro gamot ay laging bago. Traditional Noche Buena ng mga Pinoy. Paano nga ba natin gagawing mas healthy? Pakinggan natin iyan mula sa isang eksperto. Check My School Organization. Paano nga ba nilang na-empower ang ating mga future leaders? Abangan ang 2014 New Hair Trends from David Salon. Magandang umaga mga kabarkada. Kami po ang inyong host, Doctor. Ako po si Dr. Bong Casis. Dr. Cecil Katapang naman po. Cecil, uso ba, yung mga traditional na mga bagay sa Pasko? Yung katulad ng Noche Buena, uso pa ba sa inyo yan? Yes, of course. Every Christmas. Oo, syempre, Noche Buena yan. Tama. Ano nung mga paboritong pagkain pagka Noche Buena? Ham, ques de bola, morcon, mechado. Consistent ako. Wow, talagang nakakabusog at nakakataba. Cecil, siya nga pala napansin mo ba na puro Santa Claus ang nandirito sa dekorasyon natin na ito? Mm-hmm. Dahil nandirito tayo sa Everything About Santa dito po sa Provident Village, Marikina City, na bahay po ni Mr. and Mrs. Usman. Kaya mga kabarkada, tutok lang dito kung saan siksik ang impormasyon na magiging gabay nyo tungo sa tamang kalusugan. Ito ang mas pinalakas na Generation RX! Good morning. I'm Ivy Ramalyosa. I'm a registered nutritionist dietitian of Weight Wellness Center, Makati Medical Center. Ang Noche Buena is a pagkain na pinagsasalu-saluhan nating mga Pilipino after nating mag-attend ng Misa de Gallo para salubungin din ang Pasko. Usually, tradisyon na natin is meron diyang hamon, may queso de bola, tapos paglabas ng simbahan, makakabili na tayo doon ng puto bongbong at saka bibingka. Hanggang ngayon, ito pa rin yung mga inihahanda natin kapag Noche Buena kasi ito yung parang simbolo ng ano talaga, Christmas, saka mas masarap pa rin. Tapos pag kinain mo siya, parang ramdam mo talaga yung spirit of Christmas na ito na yon, Pasko na, di ba? Kaya lang, may pagkakaiba na ngayon since mas marami pang health conscious ngayon ng mga Filipino, it's more on na tinitingnan nila yung dami ng kakainin nila. Hindi siya talaga dapat parang may dalang masamang epekto sa katawan. Kasi yung binsana na kinain minsan pagkain, hindi naman siya agad-agad na nakakasama sa yung kalusugan. Ang problema dito is, hindi mo lang siya isang beses kinain nung season na yun eh. Sa ganito, pag maghahanda tayo ng mga Noche Buena, mga pagkain na ihahanda natin sa Noche Buena, iisipin natin kung may mga kapamilya tayo na greatly affected o bigla agad maapektuhan ng mga ihahanda natin na pagkain. So, lagi nyo isipin na kailangan pag mahihinda tayo, meron tayong mas healthier options na ipabibigay sa kanila. Halimbawa, gusto nyo talaga may puto bongbong on the table. So, magpagawa kayo ng wala pang, hindi pa isinama yung asukal, wala pa din yung mantikilya at saka yung binudpod na grated coconut. Kasi ang Noche Buena is just short period of time lang na magsasalo-salo and then we'll go to sleep na. Pagdating ng Pasko, then syempre mas marami na tayong ihahandang pagkain, di ba? So doon tayo maghanda ng mas madaming healthier option. So una, meron tayong mga gulay. Let's say for example, we will prepare salad with always dressings on the side. And then for the main dish, kung wag naman lahat fried. So kung merong fried chicken, may roasted one, or may grilled fish, may steamed fish, make sure na meron ding fish available. Hindi lang puro pork, puro beef. And for desserts, kasi alam ko, very deadly yung mga i-prepare natin like leche flan, ubi halaya, may mga cakes pa dyan and ice cream. So, make sure na meron din tayong mga fresh fruits available para dun sa mga ayaw nang may additional sugars and fats dun sa desserts nila. So, sa paghahanda natin sa Noche Buena, pwede pa rin nating ihanda, kainin yung mga traditional foods na hinahanda natin for Noche Buena. Siguraduhin lang natin na meron tayong healthy options
options para sa ibang kapamilya natin. Ang isa pang importanteng bagay na dapat nating alalahanin dito is malaman natin kung ano yung tamang dami ng dapat nating kainin ng mga pagkain na nakahain sa atin. So, enjoy your Nochebuena, enjoy Christmas, and Merry Christmas to everyone! At ang ating tag photo for this week ay tungkol sa pagkain ng isda. Tamang-tama dahil kasi sa Nochebuena, maraming klaseng pagkain ang hinahanda, lalong-lalo na seafoods. At syempre, isda ang isa sa mga hinahanda. Pwede ito malusog na pagkain dahil masustansya ito, subalit depende rin sa pag-prepare. Kapag ito ay pinirito at maraming mantika, mataas sa kolesterol. At syempre, dapat rin mag-ingat doon sa mga isda na nanggagaling sa ibang bansa. Sinasabi po sa balita, na pwede raw mataas ang mercury content ng mga isda na ito. Sana mga kabarkada, marami kayong natutunan ngayong Sabado ng umaga na magiging gabay nyo tungo sa tamang kalusugan. Thank you to Ever Belena for my makeup. At syempre naman, thank you rin sa Everything About Santa, kila Mr. and Mrs. Usman. Kami pa rin ang inyong kabarkada dito sa Generation RX. Tandaan, live healthy, travel light.